Hi guys, kamusta? So ngayon, pag-usapan natin ang The Gersang MC28 Sack Compact Size. Hi guys, so kamusta kayo? So ngayon, may pag-uusapan tayo. Walang iba kundi ang Gersang MC28 Sack. So before I am filming this video, I just wanna inform you that this one is naka-unload na siya, okay? And then dun naman sa mga gusto magkamero ng firearm, syempre the first thing that you need to do is to get your LTAP first before tayo maka abil ng any types of firearms, okay? So, ngayon, pag-usapan natin si Gersang. Ito siya. So, ito yung box niya. So, matibay na pag yung box niya. And then, pakita ko din sa inyo ano yung nasa loob ng box niya. Siyempre, nandun yung unit and then kung ano na yung mga kasama, okay? Taran! So, ito yung box. So, sa box niya, mapapansin nyo dito sa taas, may lalagyan na siya ng mga bala. And then, you have two additional extra hand grip. Kung malaki yung kamay, kung maliit yung kamay nyo, so may kasama na siya. So, this one is a small and large. Si medium kasi actually, si medium yung ginagamit ko. Okay? And then, also, we have here the lock. So, may kasama siyang lock. And then, ito. Reloader natin. Kasama din siya. And then, next na kung anong meron siya is the oil. Okay? And then, magazine. So, may kasama siyang dalawang magazine actually. I bought one extra. So, yung kasama niya kasing magazine is 15 rounds lang. So, bumili ako ng 17 rounder dun kung saan siya kinuha. Okay? And then, also the unit, this one. So, very compact siya. Okay? Same size siya ng Glock 19 ngayon. Kasi actually sa Turkey, ito yung Glock nila. Okay? So, before I start, make sure na yung unit natin is unload siya. So, wala siya. Okay? Okay. So, tabi natin to. Okay. So, ito si Gersang MC28 Sack. I think for me, ito siya yung pinakamaganda dun sa mga gustong magkamero ng firearm. Kasi, polymer yung frame niya and then steel yung taas. So, when you carry this one, hindi ganun siya kabigat pag lalo na nasa bag. And then, compact size siya. Kasize niya si Glock 19 na na-mention ko na kanina. Kasize siya si Glock 19. Actually, this gun is ito yung tinatawag nilang Glock dun sa Turkey. So, mas budget siya dito. So, hindi siya ganun kabigat. If you want to have an reliable firearm, so pwede kong suggest ko. So this one, for magti 3 years na siya sa akin, and then tested na siya sa kahit anong types ng bala, and then wala, hindi pa siya nagmamalfunction sa akin. Okay, and then mas madali din siyang linisin and mas mabilis si carry kasi nga itong ginaganda nito para siyang yung grip niya kasi, yung frame niya mahaba. Okay, so may kahabaan yung grip niya. Kaya mas ito yung mas maganda. So I decided to get this kasi nga mas mahaba yung frame, mas maganda siya. Mas maganda siyang positioning lalo na pag nasa range tayo kasi mas maiksi yung slide, so hindi ganoon siya ka recoil. Okay? And then ano pa ba? Yung safety niya nasa trigger na din, same as sa Glock. So kamukha siya, kamukha siya si Smith & Wesson. So hawig na hawig siya, lalo na yung trigger niya. So yung lock niya, dito sa
sa trigger. Okay? So same, and then syempre when you cut this one, may chamber indicator siya dito sa likod. So may red dot siya. Okay? So when you fire, yan, nawawala. And then sa sight natin, ito lang yung sight natin for the rear. Yan, and then sa front same lang din, so 3 dot lang siya. And then ano pa ba? So mas mabilis din siyang kalasin. Mas mabilis din siyang baklasin kaysa doon sa ibang unit natin na kung anong meron kayo. So this one mas mabilis kalasin, okay? Papakita ko sa inyo kung paano siya kalasin. So cut nyo lang yung slide, then i-stop nyo lang siya dito sa slide release, and then baba nyo lang tong pin na to. Ayan. Okay, then pag nababa nyo na, balik nyo lang siya, then kalapitin nyo lang yung trigger. So yun na. So ganoon lang siya kabilis kung paano natin siya i-kalasin. And then kung ibabalik natin siya, mabilis lang din. Cut, then balik. So yun na. Okay, so papasin yung ma-oil bago linis kasi kagaling lang sa range. So this is the Glock, this Gerson MC28 sack compact size. So actually may mga bagong labas na si Gerson na ganito, na may mga bagong model na lumabas. So check nyo, and then I'll suggest dun sa mga bago-bago na gusto mag-own ng firearm, mas magandang start natin to kay this one. Kung gusto nyo si polymer, talaga masanay kayo kay polymer. Ito, masasuggest ko si Gerson. Mas maganda yung grip niya. And then this one kasi napapalitan. So, papasin nyo kanina sa box, may dalawa extra, may small and large size. This one is a medium size. Mas maganda siya i-grip. Okay? So, yun. Ito, maganda siya for home defense and everyday carry. Napakagaan. So para ka din nag-block, kasi nga ulitin ko, ito yung block sa Turkey, kaya mas maganda siya. So kahit wala din pili, hindi siya ma-arte sa bala. Okay? So syempre bago dun nga sa mga bago lang at sa mga gustong mag, ito kasi nasa hindi siya ganun pricey, so budget pistol siya. So kung nagbabudget tayo ng hindi natin mabili yung ganun ka highly priced na handgun, dito ito mas nasuggest ko. Napakatibay, napakaganda, and napaka daling dalhin. And then if you want this one to everyday carry, napakaganda. Okay, so dun syempre sa mga bago-bago, I'll suggest na before you buy this one, kailangan natin may LTAP. Okay, and then kung ano pa yung gusto nyo, kung may comment kayo, just comment in this, comment nyo lang sa video kung ano yung mga tanong, and try natin sagutin. And then thank you for watching this video, and I hope nagkameron kayong idea about the Gerson. Actually, marami-rami na din naman ang nag-uun ng Gerson dito sa Pilipinas, but iba ano kasi siya, bago lang sa market dito sa atin, kaya sana makatulong tong video na to. And I'll suggest talaga na 100% na matibay siya, 100% na maasahan niyo si Gerson. Okay? And then yun, thank you for watching, and I hope you enjoy. And kung may mali man ako nasabi, pwede kayong mag-comment, and pwede kayong mag-suggest kung ano pwede next natin pag-usapan pa. Okay? So thank you for watching, guys. Bye, and good night. Ingat po tayo lahat. Thank you.